bali, napili kong itakil dito ay ang grupong Ugat Lahi. So, isa siyang dokumentaryo, maikling dokumentaryo, patungkol sa sining protesta na nangyayari sa ating bansa at kung paano ba nito naapektuhan yung kamalayan ng mga Pilipino. So, bali, ito ay isang thesis. So, that time may professor was Professor Neil Doloricon, former ano siya, dean ng College of Fine Arts. And then, yun, ginaid niya ako kung ano yung magandang piliin na topic for my thesis. And growing up, paborito ko talaga yung mga editorial cartoons, ganun. So, mostly yung mga revolution art, ganun. And then, yun, nag-come up kami sa isang idea na paano kaya kung itopic ko is yung Ugat Lahi. So, yun. So, bali, sa dokumentaryo na yun, tinalakay ko kung ano yung history ng sining protesta sa dito sa ating bansa and ano-ano bang grupo yung mga umusbong para itaguyod yung ganitong uri ng sining at para saan ba ang sining protesta na ginagawa ng iba't ibang grupo katulad nga ng Ugat Lahi. So, mas nag-focus kasi ako doon sa ano ba yung kwento doon sa likod ng ginagawa nila? Yung mga effigies, posters, mural. So, ano lang ba siya? Parang pagpapayag lang ba siya ng sama ng loob sa nangyayari sa administrasyon, sa mga social issues. Mas tinakil ko dito kung paano nila to ginagawa, ano yung storya sa mga sa likod. Yun nga. And para saan? Para saan nila to ginagawa? Bakit nila to tinaguyod sa loob ng mahabang panahon? And until now, ginagawa nila to and nare-recognize na sila. Hindi lang locally, but internationally. Ang mga naging challenges ko nung ginagawa ko yung dokumentaryo na to is una sa lahat yung budget. So, ayun, pagdating sa budget, umisip ako ng paraan kung paano ko magagawa yung docu. So, meron lang isang DSLR camera. Pero wala akong mic, wala akong tripod, wala akong mga yun. Pero, thankfully, meron akong isang organization na isang film org. So, ang pangalan ng film org na yun is Cinemas Art Movement. So, isa sa mga pioneer nun is sila Cesar Hernando. Notable alumnus nun is sila Raymond Red, Mark Nickdao, and yung iba pang kilala sa eksena. So, thankfully, dahil sa nila, sa mga co-org member ko, ay natulungan nila ako para sa mga equipments na gagamitin ko sa paggawa ng pelikula. Pero, hindi ako nagkaroon ng chance para magkaroon ng assistant. So, halos lahat ng shot doon, halos lahat ng interviews doon, is ako lang yung gumawa mag-isa. So basically, isa siyang parang one-man production, parang ganun siya. Kasi wala, kailangan kong mag-deal sa ako, ano lang yung meron ako, and at that time, busy rin yung mga kakilala ko sa ACADS nila. So yun yung experience ko doon. So may advice for other filmmakers, siguro itakil nyo kung ano yung gusto nyong ikwento. Kung ano yung sa tingin nyo na kailangan marinig, kung ano yung kailangan makita ng mga ibang ordinaryong tao. And, kumbaga, basagin nyo yung norm na kung ano sa kanila yung parang mali, maganda pakita nyo kung ano yung kwento sa likod nun. Katulad nung ginawa ko na protest art ba is about protest lang? Wala ba siyang kwento? Wala ba siyang ano yung gusto niyang ipakita sa mga tao? And bakit until now may ganun pa rin? Bakit siya naging effective? Bakit yung protest art na ginawa ng isang grupo tulad ng Ugat Lahi is na-recognize hanggang sa Hollywood? So, yun lang. Pagpatuloy lang nila kung ano yung ginagawa nila and ayun.
gumawa sila ng mga kwento na hindi pa naririnig at nakikita ng ibang tao. Para sa akin po, kasi madalas pong talakayin yan, ano yung pinagkaiba ng isang fine arts student sa kung paano siya tumingin sa isang pelikula, sa isang film student. So, lagi siyang naitatopic. And hindi naman po sa bias, pero most of the time, sinasabi ng mga film professor sa film na kakaiba mag-isip yung mga fine arts student pagdating sa mga ginagawa nilang short film, ganun, or ano, sa class nila, ganun. So, para sa akin po kasi, ano eh, ang isang fine arts student, ano siya eh, mas ano siya sa pagdating sa, mas, kumbaga, mas artistic siya pagdating sa visual content. So, bakit ba mas artistic siya sa ganun? So, para sa akin kasi, ang isang artist, hindi niya tinitignan yung isang bagay sa kung ano lang yung nakikita niya. So, possible na dun gumagana yung imagination niya. So, kumbaga, nag-iisip siya ng kakaiba sa kung paano niya nakikita yung isang bagay. So, may time na parang binibreak niya yung rule na ganito dapat yung film, ganito dapat yung narrative. Most of the time, yung ibang fine arts student, hindi sila ganun gumawa. Mas pinipili nila na mas kakaiba yung concept, mas kakaiba yung way. So, para sa akin, doon nadi-differentiate yung isang fine arts student sa isang film student sa kung paano siya tumingin sa pelikula. Sa struggle naman po nung ako lang po yung mag-isa, well, nung una po kasi is parang gumawa ka idea na kilala ko na ako sa yung mga kukuhanin kong co-editors, kasama ko sa pagkuha ng mga shots, gano'n. Pero hindi po siya nangyari kasi yung time na yon yung mga dapat kukuhanin ko is kasama sila ng iba kong classmate na gagawa rin ng thesis. So, in end up, na ako na lang yung mag-isa. And parang tinanong ko yung sarili ko kung itutuloy ko ba to o hindi. Kasi ako lang mag-isa. And kasi ano eh, parang gustong-gusto ko lagi yung parang china-challenge ko yung sarili ko na kahit ganito lang yung budget or kahit ako lang mag-isa, kaya-kaya siya. Kasi may mga time na yung shoot hindi sa Manila, hindi sa QC, yung iba nasa province, katulad nung may part sa pelikula na shoot ko si Iggy Rodriguez, isa sa mga notable artists sa Pilipinas. And yung lugar niya nasa Silang, Cavite pa. So kailangan kong bitbitin mag-isa yung mga mabibigat na equipment, ganun. And para sa akin, yung struggle na yon, hindi ko kasi in-aim na mag-best thesis. So parang ang ini-aim ko lang talaga at that time is may pakita yung kwento nga po dun sa likod ng mga ginagawa ng ugat lahi. So, kung nag-aim siguro ako dun sa part na yun, baka siguro mas lalo ako nahirapan kasi nandun yung ina-apply ko na yung pressure sa sarili ko. And hindi ko hinahayaan yung sarili ko na mag-work na as a normal, ganun. So, and that time, medyo nakatulong din po yung ako lang mag-isa kasi parang yun nga po, na parang mas na-challenge ko yung sarili ko and lumabas yung mga idea na hindi ko na naiisip nung time na akala ko sarili ko meron ako makakasama. Ang ugat lahi kasi nung nagsimula siya, malinaw ang kanyang orientation kung ano yung organisasyon. Nasagot niyong mga tanong, ang sining ba ay para kanino? Ako si JL Burgos. Isa akong pintor, isa akong visual artist, isa akong
filmmaker din. Kapatid ko si Jonas Burgos. Si Jonas Burgos dinukot sa ng militar. Dati nagsimula ang ugat lahi sa UST siya. Isang organisasyon siya sa loob ng fine arts ng UST. 1994 ako pumasok sa ugat lahi. Dati, kanya-kanya kaming bili ng mga pintura. Kami talaga bumibili ng pintura. Gumagawa kami ng murals. Doon lang kami sa mga bahay-bahay. Yung mga pagkain, ambag-ambag lang para makagawa ng painting. Kanya, sa lahat ng bahay namin yan, umiikot kami. Sa bahay ko, sa bahay ni Medeo. Naglalaban ng ugat lahi, yung maging yung karapatan ng bawat mamamayan. At the same time, yung advocacy niya para sa ang paggamit ng sining at kultura para sa pag-uunlad ng individual, tapos ng komunidad, at definitely sa bayan. Ako si Iggy Rodriguez, dating member ng Ugat Lahi. Well, I think isa sa mga honorary members pa rin ng Ugat Lahi sa ngayon. Aral ako sa UST. Doon ko nakilala ang Ugat Lahi. I think it was during my third year in college na pinakilala ako sa grupo at eventually naging member na rin ng Ugat Lahi Artist Collective. Nag-provide din siya ng avenue kung saan makapag-experiment, kung saan makapag-explore, kung saan makapag-halubilo sa iba't ibang mga artists pa. And eventually, syempre, para sa akin, ang naging very important aspect ay yung makipag-halubilo sa mga urban poor. Yung paggawa ng protest art, isa na siyang action na pagpapakita ng struggle sa mga tao. Hindi kailangan na parang maging may senador na bibigyan namin ng tulong lahat ng mga tao. Hindi, sinasamahan namin yung tao para lumaban. Dito na lang? Dito lang sa side. Natin ngayon yung agagamiting balatenggang malaki para sa mga manggagawa, sa mga paikibakan ng mga manggagawa. So ipipinta natin ngayon yung mukha ni Marx. Tapos yung bigote niya, mga taong nagra-rally, mga nakikibaka. Ako si Luigi Almoyna, chairperson ng Ugat Lahi. Nag-aaral ako currently dito sa UP College of Fine Arts. Nag-aaral din ng visual communication na lumipat ako sa studio arts, painting major. Kadalasan na ginagawa ko ay mga murals, tapos editorial cartoons, tapos sumasama din sa mga exhibits, mag-show din sa mga painting sa mga galleries para makagawa ng prop din sa kapwa ko artist. Gumagawa kami ng likhang sining na may mukha ni Karl Marx at syempre ng mga manggagawa dahil kinikilala natin yung malaking ambag ni Karl Marx sa mga akda niya, sa mga teorya niya na sinasabi na ang mga manggagawa ay ang pinakaabanting uri at isa sa mga mahalagang sangkap na para sa pagbabagong lipunan. Ang nagaganap ngayon ay isang placard making workshop na kung saan tinuturuan ang kabataan na lumikha ng makukulay ng mga placard. Ang tinuturuan namin ay mga kabataang lumagat. Appear tayo! Walang makapag-appear dahil busy sila sa pagpipinta. Pero ngayon, appear. Yun. Ang aming ginagawa ngayon ay pagkulay ng placard na gagamitin para sa lakbayan. Nagsasagawa ng gantong aktibidad ng Ugat Lahi bilang isang pangkulturang organisasyon ay meron itong dalawang layunin. Unang-una, upang ang mga artista ay matuto mula din sa mga kapatid nating katutubo at gayon din
sila din ay matutun dun sa ating kaalaman, no? Kumbaga, paano natin ginagamit ang sining para ipalaganap ang ating mensahe. At sa kasalukuyan, ang ating ilalagay sa mga placard ay usapin dun sa pagdepensa dun sa lupang ninuno at paglaban sa mga proyekto na sumisira sa kalikasan at gayon din sa kanilang mga ating mga kultura. Nanghihikayat kami through art. Pinapakita namin sa pamamagitan ng workshops, mga ganon, paggawa ng mga murals, at the same time yung syempre yung paggawa ng mga effigies ng mga personahe na nagpupush ng mga anti-people policies. Ang ugat lahi walang pasikatan dyan. Sa totoo ano siya, kasi naniniwala siya sa collective work. Ayun yung, kasi nga gusto niyang i-break yung traditional concept ng isang artist na individualist, di ba, na sarili lang niya ang iniintindi niya. So dahil gusto namin i-break yun, gusto namin collaborative parate, collectively ang pag-produce. Para lamang masupil, para sa kanyang maipapatuloy ang kanyang deal. Silbi ng paggawa ng protest art para sa akin, ano yun eh, parang binibigyan mo na rin ng aral yung mga tao sa pamagitan ng visuals. Hindi siya yung parang uupuan mo para turuan, gano'n. Para ano yun eh, parang isang way din yun na para mahamig mo yung mga tao na makita ko ano yung totoong itsura ng lipunan. Ang diktadura! Labanan natin ang mga tirano! Labanan natin! Terorista ba mga kasama ang dumain na ikaw ay walang tirahan? Kailangan mong i-expose ang mamamayan or ang makakapanood ng iyong gawa sa kung ano ang nangyaring katotohanan. Kapag may mali, definitely, meron dapat mag-ingay. May editorial cartoon, mga gano'n. May mga makikita mong nagka-trending sa social media. Gano'n. Kasi pag nakita mo sila nagtitrain sa social media, natatalo nila yung mga advertisements yun. Gamit yung sining para sa pagpapalaganap, no, ng isang layunin. Dahil yung art, no, hindi naman siya kulong lang sa apat na sulok ng bahay o ng gallery. Nasa practice talaga nito, no, yung bahagi siya, no, paikibaka ng mamamayan. Mahalaga yung paggawa ng art na may politika. Dahil yung kahalaga ng art nakakawin naman dun sa kung ano yung papel niya sa lipunan. At kung yung sining hindi siya tumutugon sa kahit anong antas dun sa mga pangangailangan ng isang lipunan, magiging walang saysa yung sining na yun. Dapat sa unang sumigaw na ang mag-agawa ng buong gaitin ay dapat magtayo sa atin. Masakit nakikita yung ganyan na yung presidente na sisisi dahil nga sa kahirapan ng buhay. Kumbaga parang walang nangyayari, hindi nagkakaroon ng solusyon yung problema na mahihirap. Lahat ng ito ay kanyang mga pawang kasinungalingan at lahat ng kanyang mga pangako ay lahat ay napako. Sunugin! Sabay-sabay na, sige sigaw!
ang artist ay isa siyang mamamayan. Isa siyang manggagawa, isa siyang magsasaka, isa siyang estudyante. Hindi siya naiiba sa hindi artist. Kaya kailangan natin i-break yun. Ayun yung paniniwala ko. Paniniwala rin ang ugatlahi yun. Walang bida-bida rito. Ang bida rito ay yung pinagsisilbihan ng ugatlahi, yung masa. We'll be right back.